Ari na nga niya ang parto at kaya na naari ay naku talaga namang gutom na ako nila talaga namang pelagandaan ko ari hindi ako kumain dito ng tanghalian talaga namang ako'y gutom na tinan nila yung mga kain ko talagang busog talaga pagkagalito man din araw-araw ay talaga namang malalaba kasi yung dokso ay nakitira mo o sige salok na salok hanggat meron kita mo naman ang biyaya o kita mo ang sarap ng tulyak ay talaga naman ay naman mga steepods dito ano dami mga limang putahe yata rin yung hinihanda ni Mama Elena ay talaga namang anong sarap ng mga pakain ni Mama. Takakatawa ang pamilya ay talaga namang tulong-tulong ay akala mo man din ay may kasalang pinuntahan talaga naman ang sarap ng mga pakain dito ni Mama Elena. Ay, sige, subo na subo hanggat meron ay talaga naman. Ay, yung mga yun na hindi na makausap talaga namang kainama na ang mga samu ay sa kanya lang mga bibigat talaga namang sarap ng mga handa ni Mama. Ayan, kita niyo mga bossing niyo, no? Oh. Talaga namang hindi magkamayaw ang mga pagkain dito sa aming lamisa. Talaga naman. Ay, matigil na nga sana ako dito. Ay, pagtingin ko yung aba, parang may dessert pa. Ayun, na. Nakaahat talaga naman yung matigil na sa akin. Mamaya pala, hindi pa panatapos. Balik. Oh, hindi mo na, hindi makasya sa akin. Kala ko'y tapos na eh. Dito nga natin dito sa baba. Tayo sa may. Si Bebo, hirap na hirap kumain suso. Oh, sige, paano? Demo mo. Masikat to si Pei. Diyan. Ang gatiklop na sana ako ng pinagkainan eh. May nakita akong kakaiba. Ayan. Yan. Wow. Thank you po. Nakakaya naman po. Galing mo talaga. Ang pagkain ng suso. Ano? Yan, sige, demo mo. Yan. Sige, gano'n yan. May meron pa tayong kutsara dyan. Nakuha mo, nakuha mo. Wala. Payatan, maligtan. Wala, maligtan rin. Yan, very good. Yan, binakakta na nga natin na rin salad na rin. Hindi na nga rin tayo kumain sa mangkok at talagang wala na daw lagayan. Ay, akin na lamang aray. Ay, talagang ng mga isulong-sulok mo din. Ang sarap talaga. Pagka ganito mo din lagi talaga. Ay, naku. Talagang tumataba yata talaga ng kain. Ako, meron pa nga nila susunod na ako. Susunod ko kapakita sa inyo. Talaga namang kain namang kasarap na aking kain. Ayan o. Oh. Hindi ako. Magkatapos ka rin yun, nag-lesson pa si Sir Carlo. Ay talaga naman nung galing. Tingnan niyo, pakinggan niyo ba yan? Anong galing na rin aming teacher? Nagpaliwanag ng eclipse. Pinaliwanag kung ano gano'ng iyari yan. Ay, sa solar. Lunar po ang sa night time. Okay. Ang isa po sa difference ng dalawa ay sa pattern po ng arrangement ng alignment ng tatlong component which for the sun, the moon, and earth. Sa solar po, ang pattern po natin ay SME. Tapos po sa lunar, ang pattern po natin ay sun. So, kung saan ang earth po ay nasa pagitan ng sun at ng moon po mismo. Okay po. As mentioned earlier din po, meron po tayong apat na klase ng solar eclipse. Solar eclipse. Annular solar eclipse, meron po tayong partial solar eclipse, and ang isa ay ang hybrid. Kanina nasabi na kanina ang sa total solar eclipse, kung saan ang moon ay totally yun nako-cover ang buong araw. Ang nakikita lang natin ay yung pinakang corona mismo ng araw. Ang tumaklong ay, ang nagtaklong sa araw ay buwan. Buwan. Yan ang solar. Yan po solar. Tapos? Again, total ay yung total na cover. Ang partial po ay nangyayari kapag portion lang po, the word is a partial. Portion lang or maliit na bahagi lang po ng buwan ang nakikita natin sa araw. Curious yan. Ang annular natin is nakadepende sa position ng moon kung gaano siya kalayo or kalapit sa earth mismo natin. Kapag sobrang layo na sa earth point,
ibig sabihin, nagiging donut style ang nakikita natin sa solar eclipse. Ibig sabihin, nasa buong nakikita ang buwan, pero yung kabuuan ng araw is hindi totally nakakover. That is annular. Ang hybrid naman po, hybrid solar eclipse ay nangyayari depende sa geolocation ng isang bansa. Nakikita, halimbawa, sa ating Pilipinas, sabi, nakikita natin siya as a total solar eclipse, pero pagdating sa ibang bansa, nakikita sila as annular solar eclipse. That is hybrid. Yung nangyari ngayon, wala sa atin. North America. Tayo po ay, hindi po, wala po tayo sa path of totality or path of trail. Ang path of totality or path of trail naman po, ayun yung mga lugar o mabansa kung saan nasasaksihan o nawi-witness ang umbral site. Sila yung nasa umbral site. Pag sinabi natin sa umbral site, sila yung nakaka-witness ng total solar eclipse. Pag naman po nasa penumbral site tayo, ibig sabihin, hindi kita ang total solar eclipse, pero kita ang partial solar eclipse. Ay, galing. Ano yung Elgamo? Diba? Partial lang ang makikita natin. Hindi tayo makakita ng partial. Kasi nga pala. Total, wala. Sa North America. Ako, yan po. Tsaka isa. So, nangyari ngayon, total. Solar eclipse. Solar. Opa, can you summarize? Ay, yung mga natin daw, yung mga solar natin sa school, anong kanon? Solar energy. Ang galing. Talaga namang may recess ka na, may lesson ka pa. Ay, kita mo yun, ang galing talaga, Sir Carlo. Ay, nako, kainaman ang busog ko diyan. Talaga naman. Tapos may natutunan pa ako. Akala ko yung araw ay pag natabunan ay tapos na yun. Ano yun, dilim na. Ay, nako po. Ay, salamat naman, Sir Carlo. Ayun, at pagkatapos nga niya, kanya-kanya na kami puglasan, pauwi at anong dinin pa man dinin. Naku, kanya-kanya ang paspasan sa pag-uwi. Mga bossing, ano, mag-subscribe kayo sa my channel. Bye-bye!